Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nangangarap na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay? Higit sa lahat kung sobrang hirap na inyo po mga pinagdadaanan or pakiramdam nyo ay paborito kayo ng kamalasan. Gusto nyo po ba mga bossing ko na instead na malas po ang lumapit po sa inyo ay maaakit nyo ang swerte ng walang humpay? Ang video ito ay para po sa inyo. Isa sa mga panatiko sa mga pampaswerte, mas mainam mga bossing ko na subukan nyo po itong gawin. Kung kayo po ay nahihirapan na sa buhay na pinagdadaanan nyo sa ngayon at konting-konti na lamang ay susuko ka na sa hamon ng buhay, ay subukan nyo po ito at ginagarantiyahan ko po sa inyo na ito po ay isa sa mga blockbuster at pinaniniwalaan na napakaraming naidulot na pampaswerte. At siya po ay napaka-generous pa mga bossing na magbigay ng swerte. Humiling ka sa kanya ng 10,000 ay nako, higit sa triple ang ibibigay nito sa inyo dahil ito po ay isa sa mga napaka-generous at napatunayan ko na. At marami na rin pong nakapagpatunay na napakaswerte nitong dahon ng laurel. Ngayon po mga bossing, marami po mga pamamaraan kung paano po tayo ay suswertihin. Kung kayo po ay isa sa mga panatiko at nagbabalak gumawa ng mga ganitong pampaswerte, ay mainam mga bossing ay lubos-lubosin nyo na. Kailangan lamang po dito ay may perfectong pagkakagawa, tamang araw, tamang oras, at ganun din po ang panalangin na time-team mula sa inyong puso para mabilis matupad kung ano man ang inyong mga hinihiling. Kailangan lamang po natin ng mga durog ng dahon ng laurel mga bossing. Mas mainam kung kayo po ay halimbawa may budget, ay dami-damihan nyo na po ang pagbili ng dahon ng laurel. Sa supermarket at sa palengke ay napakarami po nito mga bossing. Marami po akong mga bossing din na parang hindi pa po nakakapag-try ng dahon ng laurel at nagtatanong po sa akin kung saan daw po nabibili ito. At kung yung dahon daw po ng paminta, ay yun na daw po ang dahon ng laurel. Magkaiba po yun mga bossing. Magkaiba yung dahon ng laurel at dahon ng paminta. At ito po ay napakarami rin sa mga supermarket at ganoon din sa palengke na niriripak pa nga po nila. Kaya lang po asahan nyo po na ang dahon ng laurel na niripak ay mas lamang po dyan ang durog. Pero yung durog po nito ay swerte pa rin mga bossing. Hindi po yung kailangan natin panay buo lamang ng dahon ng laurel. Yung buo, kailangan natin sa pag-wish. Pero the rest, sa para umakit ng swerte, ay yung mga durog at mga punit na dahon ng laurel lamang ating pong kailangan. Ngayon, ganito po inyo pong gagawin mga bossing. Kailangan din po nating sasabayan natin ng bulak. Kasi ang bulak po parang magaan ang daloy ng swerte. Napakahirap po nung parang akala nyo piling nyo ipasan nyo ang daigdig na napakahirap magkaroon ng swerte. Yung ba tipo na gusto mong makamit ang swerte, yan po ay mentras na layo. Mentras gustong-gusto mo, mentras na layo. Ngayon, sasamahan natin ng bulak para maging magaan. Para kahit hindi ninyo akalain ay kusang lumalapit sa inyo ang swerte. Kaya sasamahan po natin ng bulak. Ganito lamang po inyo pong gagawin mga bossing. Kumuha kayo ng isang papel at isang ballpen. Kailangan din po natin ng malinis na lalagyanan. Ako po mga bossing, hindi na ako nagbibibili ng mga garapon. Yung una kong mga pinakita sa inyo, pinag-istakan ko na po yan at nagawan ko ng mga pampaswerte. Ngayon, hindi na po ako nabili. Kumbaga yung mga natitira naming mayonnaise, basta yung mga palaman na natitira po namin, yun lamang hinuhugugan ko lamang po ito at ang pinakapinali ay suka para maalis yung mga amoy at ganoon din po yung mga negatibo na maaaring nakakapit po dito. Pagkatapos, tinataog ko lamang po siya hanggang sa siya matuyo, pinainita ko siya sa sinag ng araw. Ngayon, yan lamang po aking ginagamit. Hindi nyo po kailangang bumili pa ng mga garapon. Ngayon po mga bossing, ang paggawa po nito ay tuwing Tuesday or Friday na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Sa may silangan po tayo haharap. Tapos, susulat po natin yung date kung kailan natin to gagawin. June 2, 2020. Tapos, isusulat nyo po ang inyong tunay na pangalan at ipilido.
pag kayo po'y gumawa ng mga ganitong pamamaraan, hindi po pwede ang mga alias or mga nickname lamang po dito. Kailangan po dito ay tunay na pangalan para tumalab. Tapos, i-wish po natin dito ang lahat ng nais po natin, yung mga pangarap natin, nang walang gamit na sana. Direct to the point na, halimbawa, magkaroon ng maraming pera, matupad lahat ang mga pangarap sa buhay, ilayo sa anumang kapahamakan at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, at maging masaya ang buong pamilya. Pagtapos, i-wish nyo rin po yung mga nagaganap sa kasalukuyan. Pagtapos na po kayong mag-wish, eto po ay lagyan nyo po ng konting asin, mga bossing, para walang kumontra sa lahat ng ating mga pangarap. Kumbaga, walang mga balakid na mga kakaharapin bago ninyo makamit itong mga pangarap po ninyo. At pagkatapos po nito, mga bossing, ay ilalagay nyo ito sa malinis na garapon. Yan. Tapos, tatakluban nyo lamang po nitong ating mga dahon ng laurel. Yan, tatakluban nyo lamang po yan. Yan. Ito po ay pwede nyo ilagay sa may center table po ninyo, or kaya, mga bossing, pwede nyo rin po itong ilagay sa kusina, kasi wala naman itong pera. Kaya, pwede nyo siyang ilagay sa kusina para umakit ng kasaganahan at malabo na kayo po ay mamublema pa sa kakainin sa araw-araw, mamublema dahil lagi walang pera. Subukan nyo po ito. At dito po natin ilalagay itong ating bulak para maging magaan yung flow ng swerte po sa atin. Pagkatapos, kailangan lamang po natin ng isang buo na dahon ng laurel. Kailangan isang buo para makapag-wish po tayo dito ng mula sa ating puso at talagang taimtim na panalangin para mabilis matupad. Pagdating po sa mga wishes, kailangan po, mga bossing, ay buo yung pinaka-pinale bago natin siya takluban. Pero pwede rin po ito, mga bossing, hindi nyo po siya takluban. Hayaan nyo lamang na mahigup niya lahat ng mga negatibo at maakit niya ang positibo at mag-grant lahat ng mga wishes po ninyo. Na nakaharap ka sa sinag ng araw, mag-wish ka sa pamamagitan. Ako ay magtatagumpay sa buhay at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Tapos hilingin nyo na lahat-lahat ang gusto po ninyo nang walang gamit na sana. Kasi ako po, ang tagal ko na rin po nag-wish na panay po may sana ang aking mga wishes. Wala po natupad dito, pero nang hindi ko to ginamitan ng sana, nag-direct to the point na po ako, ay nako, nagdire-diretso po yung flow ng swerte. Gagamit lamang po tayo ng sana kung tayo ay nag-wish sa mahal na Panginoon bilang respeto. Pero pagdating sa mga pampaswerte, direct to the point na po yan. Pagkatapos, mga bossing, ilagay nyo po siya dito. Ngayon, ilalagay nyo nga po ito sa center table, pwede rin po ito sa may kusina po ninyo, pwede rin po ito sa may altar po ninyo. Basta kailangan, huwag niyo po iintayin yung swerte. Ang importante, nakagawa na po kayo nito. Marami po nagtatanong kung paano daw to papalitan or kung hanggang kailan po siya pinapalitan. Para po sa akin, mga bossing, kasi hindi naman to tubig. Kasi ang tubig po, meron po yung nagdudumi kasi yung tubig at or kaya natutuyo. Huwag niyo po hayaang matuyo. Yun po yung kaagad na inaagapan natin. Hindi siya magdudumi at hindi rin siya maiiga, matutuyo. Kaya kailangan paltan po natin siya. Pero dito, pagdating sa dahon ng laurel, kahit bago matapos ang taon, saka nyo po siya paltan. Pagtapos, sunugin nyo po siya, tapos mag-wish kayo para doble-doble, para mag-run ka agad ang ating mga kahilingan. Or kaya, mga bossing, dun sa mga winish po ninyo, at natupad po ang mga hanggang tatlo po dito, pwede nyo na po siyang ulitin or sunugin po ito. Pero kung wala pang natutupad, hayaan nyo lamang po siya doon na humigop ng mga positibo para mag-flow po ang swerte po sa inyo. Marami po itong binipisyo, ultimong pag-aaway ng pamilya, magulong pamilya. Ito po yung tutulungan po nito na makontrol. Kahit hindi kontrolin ng tao na mabago po siya, ito mismo ang makapagpabago sa tao na may problema sa pag-uugali. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!